always your number one SM Radio Station. Love Radio. Julia. Chris. Chuper. Kasama ang nag-iisang diehard fan ni Chris Chuper. Nicole. Hiala. Mula sa mahiwagang Burnay, ang kwento. Si Nick, isang Grab driver operator. July 2015 nang mangupahan kami sa isang subdivision sa San Jose del Monte, Bulacan. Maayos naman ang lahat. Naging payapa ang paninirahan namin doon sa loob ng halos isang taon. November 12, 2016. Habang natutulog ay bigla akong nakaramdam ng matinding uhaw. Sa isip ko, parang gusto kong tumayo at lumabas ng kwarto para uminom ng tubig. Ang problema, katakatakang hindi ko maigalaw ang aking katawan. Sinubukan kong igalaw ang mga paa ko pero ayaw pa rin. Sinubukan kong igalaw ang mga kamay ko, ayaw din. Sinubukan kong sumigaw pero walang boses na lumalabas sa akin. Alam kong gising ang diwa ko, pero tila walang buhay ang katawan ko. Naririnig ko pa ang ugong ng electric fan sa may paanan ko. Sinubukan kong idilat ang mga mata ko, pero bahagya ko lang itong naibuka. Nagtataka ako dahil parang kusa itong pumipikit. Napansin ko rin na bukas naman ang ilaw sa paligid. Nagsimula na akong kabahan nang maramdaman kong wala na akong kontrol sa aking katawan. Nagsimula akong magdasal dahil hindi na maganda ang nangyayari. Habang nagdarasal ay naramdaman kong parang lumalalim ang aking tulog. Pinipigilan kong makatulog dahil natatakot na talaga ako. Ramdam kong hinahangin yung buhok ko papunta sa mukha ko. Maya-maya nang nilabot na ang aking mga balahibo. Hindi ko na maintindihan ang mga nangyayari nang may biglang umupo sa aking ulunan. Naramdaman kong lumubog ang unan. Ang nakakapagtaka, nakadikit na ang ulo ko sa may dingding sa ulunan. Paanong may makakapwesto pa sa pwesto na yun? Horror ba ito o may medical condition? Hindi ko sure eh. Pero nagigets ko yung kwento niya. Interesting. Sinubukan ko ulit gumalaw at sumigaw pero ayaw pa rin. Sobrang takot na ako. Maya-maya, may biglang humaplos sa buhok ko na wari gusto kong patulugin ng mahimbing. Napunta ang bangs ko sa may mukha. Haba ng bangs mo. Inilipad-lipad nga kanina yung buhok niya sa mukha niya. Katakataka na hinahangin lang dahil sa paanan ko naman nakapwesto yung electric fan. Pinagpatuloy ko ang pagdarasal sa isip ko. Maya-maya, unti-unti ko nang naigalaw ang mga daliri ko sa kamay. Pilit akong bumangon para buksan ang pinto palabas ng kwarto. Habang kinakapa ang doorknob, hindi ko pa rin maidilat na maayos ang mga mata ko. Naramdaman kong parang may tumutulak sa pinto, pasara. Pinilit ko pa rin buksan. Nakatirik na ang mata ko habang gumagapang papunta sa sala. Nang makalampas na ako sa pinto ng kwarto, doon ko natuluyang naigalaw ang buong katawan ko. Hindi ko na malayan. Alas 3 na pala ng madaling araw.
Dahil sa sobrang takot ay hindi na ako nakatulog. Nang makita ko ng nanay ko, putlang-putla daw ako at pagod na pagod. Sinabihan niya ako na huwag na muling matutulog sa kwarto na yon. Kinaumagahan, narinig kong nagkukwentuhan ang mga tropa ng nanay ko. Sinasabi nila na sa kwarto daw na yon, doon daw namatay ang may-ari ng inuupahan naming bahay. Pagkalipas ng ilang linggo, nagdesisyon na kaming lumipat ng bahay dahil hindi na namin kinaya ang mga kababalaghan sa aming inuupahan. Ako po si Nick, isang tambalanista, at ito ang scary story ko. Akala ko nung una may medical condition kaya hindi mo pwedeng I-joke. Kasi may mga ganun di ba? Yung iba. Bigla mong bigla ka nanigas, biglang, di ba may mga ganun na medical condition. Iniisip ko naman, hindi niya lang matanggap, hindi pa siya aware na nasa hospital siya, tapos parang coma na siya. Oo, may mga ganun. So parang gusto niya igalaw, kaya hindi niya magalaw. Sabihin ko ba sa akin na magpasalamat, at least aware pa. Yung function utak. Pa yung utak. Yung pala, horror story naman. Horror story pala. Nakaka-lurky. And it happens, ha? Mm-hmm. Yung parang gusto mong sumigaw pero hindi ka makasigaw. Correct. Gusto mong maitawid yung Our Father pero mm-hmm. for some reason hindi mo siya maitawid. May mga ganun eh. Nakakatakot, no? Yan daw ay signs ng hypokalemia or transient ischemic attack. Aha. Sabi ni Salome. Ano daw yon? Oo. Pero ako, totoo, naniniwala ako dun sa first part na sinabi niya kasi personally na experience ko yun. Nakakatakot to? Yung gising yung diwa mo, pero tulog yung katawan, hindi mo alam mailaban, mo yung posisyon no? mo. Tapos, alam mo na, naririnig mo electric sino fan. Sino yung kasama mo sa bahay. Tapos nung sa akin kasi nun, parang nagpakita yung air mats ko na patay na. Parang yung kamay niya niya. Ilang taong ka nito, tangenyo? Hindi ko na maalala. Sumisigaw ako noon na hindi ako makasigaw, hindi makagalaw. So ang ginawa ko, sa utak ko nagdasal ako ng Our Father. Napaka makapangyarihan. No? Kinausap ko rin din yung mother ko na, Ma, mauna ka muna. Mm-mm. Kasi marami pa akong gagawin. Ang dami pang chicks sa paligid. Kaya ramdam na ramdam ko yung bawat detalye na sinabi niya, hindi makagalaw. Oo. Kasi personally na experience ko yun. For how long? Nakakatakot. Ilang minuto? Kaya sa bagay, wala ka ng wala ka ng sense of time nun eh. Conscious ka sa paligid mo, alam mo kung sino kasama, yung posisyon mo, nakataas yung paa mo. Hindi mo talaga magalaw yung kamay. Hindi ka makasigaw. Mm-mm. Ang hirap ng prayers feeling. Talaga yun. Correct, correct. Ako nangyari din sa akin yan. Huwag ka manakot ha. Ayoko nang sumigaw ulit, ha? Ano na, gugulatin na naman ako, eh. Wala nang tiwala sa akin. Wala! Hindi ako titingin sa'yo habang nagpapwento ka. Oo, natutulog din ako ng ganyan. Ano na naman, tapos. Yun daw, pinasimple ni Salome. Sabi ano niya? Sabi niya? Bangungot daw ang tawag. Bangungot. Yun yung mga iba yun na hindi na nakakabalik na namamatay. Kaya nga, di ba, sinabi ng isa nating kaibigan na pare na tuwing na talagang kapag ka gumising ka, may umagang ito, is a blessing in itself. Kasi correct. May mga iba na hindi na naitatawid yung gabi. Totoo. Hindi na nila naitatawid kasi nga binangungot. Kasi pwede talagang, di ba, isipin mo? Huling tikit mo na pala yun. Di ba? Walang pwede makapagsabi. Walang assurance ang bukas, mga kaibigan. Yung na mga marami o ilan ang mga natulog sa ating kagabi na hindi na dumilat ang mata kaninang umaga. So be thankful. Na gising ka pa. Gumising ka ngayong araw na ito. So ito yung nangyari sa akin. Tapos? Ba't ayaw mo tumingin sa akin? Kailangan ng eye contact. Camera. Bakit natitingnan? Nadala na ako. Tsaka hindi na. Baka mo sumigaw na naman ako. Ito, Chris, mag-eye contact ka sa ibon. Alam mo, ganito kasi nangyari noon. Ako nangyari yan din sa akin eh. Ano nangyari? Dito sa recording room. Kunyan ako ngayon dati. Oo.
Ramdam na ramdam ko talaga yun. Ay, eh. Yung ano, yung recording room. Kasi dati yung recording room namin meron sofa. So tulugan po yun. Actually, warak-marawak na po yung sofa. Nakakatulog ng mga tao doon. So alam ko talaga, nagkakwentuhan yung mga DJs. Tapos ang lakas-lakas ng tugtog kasi parang nag-i-edit yung ano. So talagang alam ko talaga na, gets ko yung buong paligid. Pero hindi ako makagalaw. Hindi rin ako makasigaw. Ano yun? Tapos hindi ko rin maitawid yung dasal. Mabigat sa pakiramdam dito. Tsaka may ano siya, parang may parang yung yung Gulliver's Travel ba yun? Yung mga maliliit na tao. Na tao na tinatali ako, na tinatali ako, parang ganoon. Tapos hanggang sa naitawid ko yung I believe yung Apostles Creed, noong naitawid ko kahit unang linya, saka ako nakahinga ng maluwag, umigla ako umupo kasi parang tapos kayo parang dead man lang kayo kasi hindi niyo nga alam na binabangungot na pala ako. Lesson diyan, hindi dapat natutulog during office hours. Office hours kasi. Ikaw Chris, anong kwento mo? Dalawa na yung confirm eh. Si Tanya Chinita nito lang, di ba ganyan din? Recently, meron din? Diyan din. Portal kasi yun, sabi ni Nick Nangit eh. Tapos yung isa nating DJ sa kabilang stasyon. Natutulog din? Sa taas din. Ganon din yun ang yun nangyari. Yung sa akin naman, hindi naman dito sa stasyon. Sa... Wala ka nang tiwala sa aking pagkwento. Wala, busy ako. Patapusin mo muna yung kwento ko. Kanina pa nabibili, nakailang topic na kayo. Sige na, go. Pagpunta ka na, game. Hindi ako, hindi, ano to? Ay, sabi ni Nick Nangit, nakikinig siya ngayon. Hi, Nick. Pag naninigas, pwede rin simula ng astral travel. Meaning, ibig sabihin, umalis si kaluluwa. Sa katawan. Sa katawan. So, every morning, nag-astral travel ka, Chris? Hindi, ganun din talaga. Alam ko natutulog ako, nakahiga ako noon. Nakahiga. Tapos hindi ko rin maigalaw yung ano. Yung paa mo. Yung paa ko at saka yung kamay ko. So sabi ko, ano ba yan? Parang bigat-bigat ng pakiramdam ko. Pag-usapin mo si Tanya. Pag-dilat mo, ano? Pag-dilat naman ito, kaya pala hindi ako makabangon kasi nakaibabo pala yung dati kong girlfriend. Super! Sabi niya, huy, gumising ka na. Ayun, dati yung girlfriend, chubby. So, hindi siya makahinga. Kasi anong oras na nun? Tambala na. Pauwi, papasok ka pa, bumangon ka na. Nakakalurky. Eh, sana mabuti kung ganun. May mabigat lang na dinadaganan ka. Ang mahirap yun nga. Kasi di ba, I guess kung mag-astral travel, ibig sabihin, ano yung assurance na makakabalik ka dun sa katawan mo, di ba? Oo, totoo. Kasi hindi mo naman alam. Posibleng maligaw. Totoo. May mga posibleng napanood akong pelikulang ganun. Travel ka, tapos yung mga hindi na nagising kasi hindi bumalik yung kaluluwa. Oo, hindi na nakakabalik yung kaluluwa. Nakakatakot, no? So di ba, edi itong scenic na Grab driver operator. Ibig sabihin lang yan, may mission ka pa, di ba? Tama. At ibig sabihin, madami ka pang gagawin. Parang si Tanghenyo na kinukuha na siya ng nanay niya. Pero, sinusundo. Pero kung hindi ka sumama. Hindi talaga ako sasama. Diba? Pwede. Kasi posible. Kasi posible. Kasi nanay mo yun. Tapos maisip-isip mo. O nga, no? Sama na lang ako. Ang sabi pa naman ng mga kaya matatanda. Kaya tinanong ko bata ka pa nun eh. Ano na, siguro mga binatilyon na din. Sabi pa naman ng matatanda, the moment na magbigay ka ng go signal. Yun na yun eh. Kasi talagang sundo ang tawag doon. Gumaganon talaga yung kamay. Ano yung mukha niya? Nakakatakot? O yung ano yung itsura niya? Oo, ganun yung itsura niya. Ano yung scenario? Maputi yung paligid, nasa ulam. Halimbawa, kung ganito, ganito talaga. Walang ilaw na yung sa mga pelikula na liwanag. Parang ganun. Siya lang ang may liwanag. As in regular room. Regular room. Ganun ang nangyari. Parang nakakatakot. Buti may presence of mind ka, no? Yung iba kasi pwedeng wala eh. Pwedeng sumama na lang. Tara, kunyari, ang iisip mo parang mamamalengke lang kayo. Sasama ka na. Isa sa mga nakakatulong yung presence of mind talaga, yung will na tinatawag. Na sa kabila ng ano. Ako, sa mga panaginip ko, hindi ko alam pero nakakalaban ako. Pag medyo alam, papatay na ako, nagigising ako. Okay. Tama yun. May ganon, di ba? Parang pag minsan, pag may mga panaginip na hinahabol ka. Yung dead end ka na. Tapos wala kang pupuntahan, tapos magigising ka. Tapos ang sarap sa pakiramdam, no? Presence of mind. Ako pag ganun, hinahabol ako, nakakalipad nga ako. Sa
panaginip, di ba? Galing-galing ko lumipad doon. Nakakatalon sa balaw mo wala isang bundok hanggang kabilang bundok. Anong sinabi ng mga Power Rangers? Nakakalipad talaga ako. Oh, galing, pag hinahabol ako ng multo, kaya ng mga demonyo. Oo, yung mga ganon. Kung saan ako nakakarating. Pero ang linaw din kasi parang bahay nyo lang hiniikutan nyo. Ang galing ng mga nakapangyarihan mo. Mm-hmm. Nakakaduloy nga ako sa live wire eh. Oo, alam ka ba? Baka, kung ano may tinitira mo, itigil mo na tsuker. Hindi pala pa naginip ko. Bakit ganyan ka mag-isip? Tigil mo na yan, masama yan. Lasing pala. Yeah, patunay talaga yung ano yung will lang kagaya yung sa'yo, yung naisip mo na magdasal sa gitna ng panaginip. Correct. Kasi sabi ko, kailangan ko maidasal to. At ang hirap kasi parang hindi mo siya maitawid. Alam mo yun? Correct. Yun yung pinaka nakakatakot sa lahat. Napaka-powerful talaga mga kaibigan ng prayer. Sa lahat ng pagkakataon, panganib, panaginip na hindi ka magising-gising, problema, the moment na magdasal ka, ang laki po na pwede ng may iba. Correct. Diba? Na pwedeng mangyari. Kasi tingnan mo yung nangyari kay Nick, diba? I think yun yung dahilan kung ba't niya naitawid eh. Mula kama hanggang pinto, hanggang palabas eh. Idinasal niya eh. Totoo. Diba? Pero sa medical side naman, according kay Maring Salome, kadalasan daw ina-attack yung bangungot yung mga lasing ayan pag na, natulog. Chuper. Yan na. Yan na. Tumigil yung paghinga ko lang. Ayan na, chuper. Ayan at least, kumbaga nga, may sa medical tayo ng side, et cetera. Oo, meron ding, anong tawag dito, the unknown side. Tsaka yung tinatawag na sundo, totoo daw yun eh. Oo. Meron akong kakilala na yung kamag-anak nila, di ba, sa ICU, minsan tabi-tabi, sinabi niya na, namatay na ba yun sa kabila? Niya. Kasi nakita ko kagabi parang may sumundo na. Hello? May ganun. Tapos, nakatapot. Ano pa daw, parang, ano, success! Nasakot sa sariling kwento. Kala mo makakalusot ka. Hindi matatapos ang tambalang to. Na hindi ka nagugulat. Sorry guys, yung reverse yung ayaw nyo nabasa. Ako din, alam ko na palakas talaga yun. Pasensya na po. Sorry. Oh my God, nagulat talaga ako. Natakot ako kasi habang kinikwento ko. Kasi legit kasi yung sinabi na yun nga, may sumundo. Tapos yung relo daw, yung relo ng ospital, paikot-ikot ang bilis. Kakatakot kaya? O, hindi nagulat ako sa'yo. Oo, sobrang bilis daw. Ganun. Nakakatakot. So, paano yung nakasundo, yung nakaitim, ganun? Hindi niya, siguro kilala, baka mga kamag-anak, di ba? Not necessarily yata, naka-block eh. Ewan, hindi ko sure. Nakakatakot naman yan. Nakakatakot ako basta prayer. Sabi nga nila, mas okay na matang mamatay sa bangungot. Kasi natulog ka lang. Kaysa i-confine ka ng ilang buwan, mapagasos pa yung pamilya mo, ito natulog ka lang naman, may makeup-an ka na lang. Pero hindi mo rin din alam yung struggle habang natutulog siya. Oo, correct. Di ba? Lahat tayo na-experience natin. Baka yung iba napupunta sa iba't layer of dimensions, may mga ganun na nangyayari. Ay, may ganun ba? Oo. Nakakatakot naman yun. Pumasok ka sa ganito, tapos pumasok ka na naman. Hindi ka na makalabas. Oo, yung parang sa Insidious ba yun? Oo. Yung iba't ibang doors. Inception. Oo. Ano Inception? Oo, panaginip sa panaginip. Ganun. Kay Leonardo DiCaprio na pelikula. Ah, may ganun din. Panaginip sa ilalim ng panaginip. Para nalilito ka na, alin na ba yung reality dito? Parang hindi nila alam kung saan ang reality. Ah, ganun. Ay, yung ba yung mahirap intindi ng pelikula? Hindi ko pa nanood eh. Oo, medyo. Kasi nung nakaano ako ng mga reviews na mahirap daw intindihin, bakit? Kaya ako nanood ng movie para maaliw, hindi para malito. Ah, may ganun pala. Oh. Ay, oo nga. So, mahirap din. Kasi sabi mo, gusto mo, ano na lang, diba? Okay lang, masagasaan ka, tapos. Yung pag nakita ka ng mga kamag-anak mo, tigas ka na. May kapan na yan. Sira ulo. Baliw to.
Joke lang po. Pero hindi naman natin alam kung paano tayo mamamatay. Oo, wala. Diba? Death comes like a thief in the night. Yes. Hindi natin alam kung kailan ito dadating. Mm-hmm. So, as always, Kabisyo, prayer is our best armor. Ama, magdasal bago matulog, magdasal pagkagising. Magdasal anytime that we want. Yes. Mga Kabisyo, maraming salamat dahil kayo po ay tumutok ngayong oras na ito. Maraming salamat kayo po ang dahilan kung bakit kami nananatiling number one. Walang hate, GBGB lang. Love lang! Muli ako po si Nicole Yala. At ako naman si Cambio King Chris Chuper. Nagpapaalala, walang matatag na relasyon sa malanding may determinasyon. Yun! Ang programang walang problem. Number one, SM Radio Station. Tuwing nagmamaneho, love lang. Nakahiga sa kwarto, love lang. Kahit na sa trabaho, love lang. Paborito mo Kabisyo, love lang. Isa siyang walang problema, walang kuku, puro haha. GBGB good vibes, walang hate. Walang hate. Walang hate, puro love lang. Opo, puro love lang. Love Radio. Love lang. Always your number one.